Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Nagdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, ating pagsisihan at aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-anawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilobong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagkasunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuutan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari.
sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari ng kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuutan, magagawa ko ring patayin kayo noong kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawan ng masama kahit pinagpipilitan ninyong akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaaalam tungkol sa usapang ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa iyo." Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalaing kanawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Iyong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, o Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 at tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niyang suguing mangaral at magbigay ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurean niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinaguraan niyang Boarnages na ang ibig sabihin pusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanuno sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin, Father. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa pasimula po ng aking pagnilay ngayong umagang ito, itaas po ang kamay ng mga namamanata. Siyempre, lahat tayo namamanata dito. Itaas po ang mga tagasunod ni Jesus
Lahat tayo binyagan, tagasunod ni Jesus. Itaas naman po ang mga perpekto. Walang kasalanan. Wala kayong kasalanan? Sige, ipapalit natin kayo sa Nazareno. Wala pala kayong kasalanan, ha? Mga kapatid, sa unang pagbasa at sa mabuting balita, may mga hinirang at pinili ang Diyos, di ba? Sa unang pagbasa, hinirang ng Diyos si Saul bilang unang hari. Pero, meron siyang kapintasan. Ano ang kapintasan ni Saul? Siya po'y nainggit kay David. At si David, sa mga susunod na araw, makikita natin, pangalawang hari ng Israel, akala natin siya na ang perpektong hari. Pero, meron ding kapintasan si David. Mga kapatid, sa 12 alagad ng ating Panginoong Hesukristo na pinili niya, lahat ba ito perpekto? Lahat ba ito magagaling? Lahat ba ito mahuhusay? Sa totoo nga lang, mga mangingisda ito. Hindi naman ito nakapag-aral. Hindi ito mahuhusay. Meron nga doon duwag eh. Meron nga doon mapusok. At sa huli ng mabuting balita, at si Judas Iscariote ang nagkanuno sa kanya. Kung ito'y alam ng Diyos, kung ito'y nasa isip na ng Diyos, bakit pa niya isasama sa kanyang plano kahit ang mga taong may kapintasan, kahit ang mga taong ipagkakanuno siya, bakit niya pa rin ito pipiliing hari at bakit niya ito pipiliing alagad? Kasi mga kapatid, ang Diyos, hindi niya tayo pinili dahil sa ating pagkatao lamang o sa ating kahinaan. Pinili niya tayo dahil tayo kanyang iniibig. At ang pag-ibig, mga kapatid, wala itong pinipiling mabuti o masama. Dahil ganyan ang Diyos, mga kapatid, nagbibigay ng puwang at pag-asa na sana tayo'y magbago. May mga tao at may mga ugali at meron tayong mga gawi na hindi mapipigilan ng Diyos. Ang tao ay nilikhang mabuti. Pero ano ang nagpapasama sa tao? Ito'y ang pagiging makasarili. Ito'y ang paggawa ng kasalanan. Kaya ka nga nagpupunta sa simbahang ito eh. Kaya ka nga namamanata eh. Dahil alam mo, ika'y kulang na kulang. Dahil alam mo, ika'y uhaw na uhaw. Dahil alam mo, walang makapaglilinis ng iyong kakulangan at kapintasan. Ang Diyos lamang. Ganyan mga kapatid, ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Katulong ng ating Panginoong Jesus sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Marahil mga duwag, marahil tao na katulad natin, marahil maraming kapintasan at kakulangan, pero pinili, hinirang ng Diyos dahil alam ng Diyos sa kabila ng kanyang kakulangan, sa kabila ng kanyang kapintasan, walang maipagmamalaki ang taong makasalanang ito, kundi ang Diyos na palaging nagpapatawad at nagpapaubra ng kanyang pagkatao. Mga kapatid, pangit man po itong marinig sa atin, lahat tayo pinag-uubra ng Diyos. At kahit tayo pinag-uubra ng Diyos, minamahal niya tayo ng lubos. At kahit si Judas, mga kapatid, binigyan niya pa rin ng pagkakataon na magbago. Pero dahil nga sa sobrang buti ng Diyos, hindi matanggap ito ni Judas. Kaya ano po ang ginawa ni Judas? Siya'y nagpatiwakal. Isang napakalaking kasalanan. Mga kapatid, lahat tayo tinawag, lahat tayo hinirang, lahat tayo pinili. Pero tayo ba'y nagiging marapat na tawaging pinili at hinirang ng Diyos para tayo maging karapat-dapat na tanggapin siya at ang lahat ng biyayang pinagkakaloob niya sa atin ng lubos?
Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa tayong pinili at hinirang magkaroon ng kaganapan ang Diyos sa buhay natin at sa ating pakikipagkapwa ng lubos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas sa pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin nating tutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin sa banal na misang ito. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita't gawa't buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihandog sa'yo buong puso ko, inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aking buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalatian.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na nasa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin alam mo, mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso at diya-diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong nakikiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway talaga tayo ng katawan na dugo ni Kristo na sa buhay na walang hanggan. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Buong Jesus Nazareno, salamat ko sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusay ka'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ang mga paghirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay na ang mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno,
tatlo bayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami bababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ang mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang small size po ay nakakahalaga ng 600 piso. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Faris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalutian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalal nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikay kailang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.